Sa video na to, aalamin natin ang kontrobersyal na plano ng ilang analysts sa US na gusto gamitin ang kanilang tactical nuclear weapons laban sa China. Pero huwag kayong bibitiw. May bomba akong ibubunyag sa dulo ng video na ito na siguradong magugulat kayo. Pero bago natin tikman ang bread and butter ng video na to, alamin muna natin kung ano nga ba ang tactical nuclear weapon. So, ano ba talaga ang tactical nuke? Simply put, it's a smaller, more usable version of a nuclear weapon. Unlike strategic nukes na designed to destroy entire cities, ang tactical nukes ay ginawa para gamitin in actual battlefield scenarios. Isipin nyo na lang, instead na papasabugin ang buong Metro Manila, a tactical nuke might just take out, let's say, Makati CBD. Still devastating, pero mas controlled ang destruction. Now, let's talk about some tactical nukes in the US inventory. B-61 nuclear bomb. Ito ang pinaka-common tactical nuke ng US. It's a gravity bomb, meaning ihuhulog siya from an aircraft. Ang yield nito ay variable, from as low as 0.3 kilotons to as high as 170 kilotons. W-80 warhead. This is used in air-launched cruise missiles. It has a yield of 5 to 150 kilotons. W-76-2. This is a relatively new, low-yield warhead for submarine-launched ballistic missiles. It has an estimated yield of about 5 to 7 kilotons. Alam nyo, parang diet version lang siya ng regular nukes. Parang sinabi mo, gusto ko mag-nuke, pero ayoko masyado mag-guilty. Pero remember, kahit diet version, super deadly pa rin to. Now, gaano ba ka-powerful ang mga tactical nukes na to sa battlefield? Let's put it into perspective. The bomb dropped on Hiroshima had a yield of about 15 kilotons. So kahit yung pinakamaliit na B-61 bomb, 0.3 kilotons, is still 1/50th as powerful as that. Imagine mo, in one blast, you could potentially wipe out several city blocks, destroy tanks and fortifications, and create a radiation hazard that could last for years. Ang isang 5 kiloton tactical nuke ay kayang mag-create ng isang fireball about 150 meters in diameter, with severe damage na kayang umabot hanggang 1 kilometer. That's enough to take out a military base or kahit isang daang batalyon ng enemy forces. Now sa ating main event, may mga analysts sa Atlantic Council na nagpropose ng isang plano na pwedeng magpabago sa buong mundo. Ang plano, gamitin daw ang tactical nuclear weapons laban sa China kung sakaling i-invade nila ang Taiwan. Pero bago tayo magpanik, isipin muna natin, bakit nila naisip to? Una sa lahat, parang lumalakas ang military ng China. Naiisip siguro ng US na baka hindi na nila kayang ipagtanggol ang Taiwan gamit ang normal na armas lang. Kaya naisip nila, di gamitin na lang natin ang pinakamalakas nating sandata, ang nuclear weapons. And speaking of Taiwan, alam nyo ba na kamakailan lang ay may mga Chinese military drones na lumilipad sa paligid ng Taiwan? Pero bakit kaya? May plano ba ang China? Isa na ba itong stage para sakupin ang Taiwan? Ayon sa Taipei Times, may dalawang grupo ng Chinese drones ang lumilipad sa paligid ng Taiwan noong nakaraang Sabado. Coincidence pa na may 31 Chinese military aircraft at 12 Chinese warships din sa Taiwan Strait ng panahon na yon? Parang hindi naman, di ba? Pero bakit kaya ginagawa to ng China? May mga ekspertong nagsasabi na intimidation daw ito sa mga tao sa Taiwan. Parang sinasabi ng China na, "Hoy! Nandito kami! Kaya namin kayong pasukin anytime!" Pero may iba pang posibleng dahilan. Ayon kay Su Tsuyun, isang fellow sa Institute for National Defense and Security Research, baka daw ito ay isang pagpapakita ng China na hindi sila natatakot sa mga bansang nagpapatibay ng kanilang alyansa. Pero alam nyo ba, may isa pang posibleng dahilan na mas nakakatakot pa? Ayon kay Song Jongping, isang dating instructor ng PLA, baka daw ito ay isang reconnaissance mission. Ibig sabihin, nangongolekta sila ng impormasyon tungkol sa mga weapons at aircraft sa paligid
At hindi lang yan. Ayon kay Colin Ko, isang senior fellow sa Singapore, baka daw ito ay paraan ng China para suriin kung gaano kabilis at kagaling tumugon ang Taiwan sa iba't ibang banta. Kaya naman, nagbabala si Wang Tingyu, isang Democratic Progressive Party legislator, na kailangan pang palakasin ang defense capabilities ng Taiwan. Ano sa tingin nyo guys? Intimidation lang ba talaga ito? O may mas malalim na plano ang China? At kung ikaw ang Taiwan, ano ang gagawin mo? And kung nablown ka sa balita na ito, pasmash na lang ng like button kasi sobrang laking tulong na sa channel yan. And pasubscribe na rin para sa mga mind-blowing news na gaya nito. Now, iniisip mo ba na kung magkagiyera ang China at Taiwan, sasabak agad ang mga kaalyado ng Amerika? Baka mali ka. At ito ang isa pang posible na reason kung bakit naisip nila na gumamit ng tactical nukes. Kasi may bagong report ang RAND Corporation na nagpapakita ng nakakabahala at nakakagulat na katotohanan. Ayon sa kanila, kung sakaling mag-invade ang China sa Taiwan, baka mag-isang lalaban ng Amerika. Isipin niyo to. Kahit ang Japan, Australia, UK at Canada, ilan sa mga pinakamalakas na kaalyado ng US, ay mukhang hindi handang magpadala ng mga sundalo para ipagtanggol ang Taiwan. Bakit kaya? Una, kulang sila sa military capability. Pangalawa, ayaw nilang mapahamak sa all-out war laban sa China. Parang sa basketball lang yan eh. Kahit magaling ka, kung mag-isa ka lang tapos kalaban mo buong team, mahihirapan ka talaga. Kaya lang, diba dapat team sport ang international politics? Parang napakalakas na kasi ng military ng China ngayon. Ano sa tingin nyo? Lumalakas nga ba talaga ang China? Or isa lang silang paper dragon? Pero alam nyo ba, may isang bansa na posibleng magbago ng sitwasyon na to. Ayon sa report, ang Japan ang pinakamalaking question mark dito. Bakit? Kasi malapit lang sila sa Taiwan, may sarili silang dispute sa China, at isa sila sa top 10 most powerful militaries sa mundo. Pero kahit ganun, mukhang nag-aalangan pa rin sila. Bakit kaya? Dahil sa kanilang pacifism at takot na baka gumanti ang China sa kanila. Kaya naman, mukhang kailangan pang mag-isip ng ibang paraan ng US para mapagtanggol ang Taiwan. Baka kailangan nilang gumawa ng mas malakas na trade sanctions laban sa China. O kaya naman ay humanap ng ibang bansa na pwedeng maging mediator. And if lahat ng ito ay sumablay, baka mag-resort na talaga sila sa paggamit ng nuclear weapon. Pero mga ka-pulse point, parang may mali dito, di ba? Parang ang extreme naman ng solusyon na to. Isipin nyo, parang ginagamit mo ang bazooka para pumatay ng langaw. Sobra-sobra, diba? Pero alam nyo ba, may isang malaking problema sa paggamit ng tactical nukes. Ang problema is, once you use even a small nuke, you've crossed a major line. There's a big risk of escalation. Isipin nyo kung ano ang mangyayari kung talagang gamitin ng US ang nuclear weapons. Sigurado ba tayong hindi gaganti ang China? Baka maging World War III pa to. Ikaw, tanungin kita, handa ka ba sa isang nuclear war? And isa pa, ayon sa article na to, kung gagawin nga ito ng US, baka masira ang relasyon nila sa ibang bansa. Isipin nyo, kung ikaw ang Japan o South Korea, tapos biglang gumamit ng nuclear weapons ang kaalyado mo, hindi ka ba matatakot? Baka isipin mo, baka sa susunod, kami naman ang target niyan. At hindi lang iyan, baka nga mas lalong magkaroon ng dahilan ng ibang bansa para gumawa ng sarili nilang nuclear weapons. Isipin nyo kung gaano kadelikado yon. And lastly, may isang aspeto pa tayo na dapat pag-usapan. Ano kaya ang magiging epekto sa ating bansa, ang Pilipinas, kung sakaling gumamit ng tactical nukes ang US? Una sa lahat, geography is key. Dahil malapit tayo sa Taiwan at China, kahit hindi tayo ang target, baka maapektuhan pa rin tayo. Ito ang mga posibleng mangyari. Radiation fallout. Depende sa hangin,
baka umabot sa atin ang radiation. This could lead to health problems, contaminate our crops and water sources. Economic impact. Siguradong magkakagulo sa global economy. Dahil malaking trading partner natin ang China, baka maapektuhan ang ating exports at imports. Refugee crisis. Kung lumala ang sitwasyon, baka maraming tao ang lumikas mula sa mga apektadong lugar. Dahil malapit tayo, baka tayo ang maging sanctuary para sa kanila. Military involvement. Dahil alay tayo ng US, baka ma-involve tayo sa conflict kahit ayaw natin. Environmental damage. Kahit tactical lang ang nukes, malaki pa rin ang magiging impact nito sa environment. Baka maapektuhan ang ating marine life at weather patterns. Pero alam nyo ba, may isang factor pa na hindi natin naiisip? Isang bagay na pwedeng totally magbago ng sitwasyon para sa Pilipinas? Ito ay ang ating diplomatic relations. Depende sa magiging stance ng ating gobyerno, pwede tayong ma-isolate sa international community o kaya naman ay maging key player sa peace negotiations. So, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong mag-prepare para sa ganitong senaryo? Ano ang dapat gawin ng ating gobyerno para protektahan tayo sa posibleng epekto ng nuclear conflict? Pero, mga ka-Pulse Point, ito ang pinakamahalagang tanong. Tama ba itong plano na ito ng mga analysts sa US? O mas delikado pa ito kaysa sa problemang gusto nilang solusyunan? Pero alam nyo, may isang bagay pa akong hindi nasabi. Isang bagay na pwedeng magbago ng lahat ng ito. Gusto nyo bang malaman? Abangan sa susunod na video. Kung gusto nyong malaman ang aking opinyon tungkol dito, i-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin para malaman ng iba. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang interesting na content tulad nito. Salamat sa panunood. Pulse Point signing off.